Let us start, and let us start with a prayer, the True Millionaire's Prayer by Brother Bo. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, Amen. Today I ask you to bless me so that I may become a blessing. Lord, I commit myself to enrich others, but because I cannot give what I do not have, I commit myself to become rich. I commit myself to serve you and to serve the poor with my wealth. Today I open myself to the abundance of your universe. Use me as your channel of love. Give me the ability to create wealth that will bless the world. Increase my financial wisdom and expand my territories. I place my life in your hands. Amen. Okay, good evening, everyone. Thank you for allotting 1 hour of your time to attend to our financial literacy class tonight. No, so instead of choosing to sleep early and to watch TV, so you choose to attend here in our class. So later on, we will discuss some concepts that might change your perspective towards money. So I am your host for tonight. I am Mrs. Roselle Oquindo. I'm a secondary, full-time secondary school teacher here in the province kung saan po napakarumi ng politika. Kung saan po daw marumi yung politika, marami din po doon ang mga poor. So naniniwala po ba kayo na kung saan ang lugar na marumi ang politika, marami ang poor? That is why I made ito pa talaga si financial literacy, ginawa kong advocacy, no, para ma-educate yung mga tao. I am an academic educator. At the same time, I'm a financial educator. Kasi feeling ko, dito lang po ako makakatulong para sa kamangmangan ng ating kapwa. So I'm sorry nagiging emotional po ako ngayon kasi kung nakikita niyo po no sa TV yung pagpatay sa mayor namin dito sa Kalbayog, tapos ang sabi nila mga pulis yung mga, so mga pangyayaring ganito po ang gusto nating tuldukan na sana mawala na sa Philippines, no, na kasi kawawa yung mga tao, kawawa yung mga poor. So let's see to it na kahit sa konting paraan, dapat mauna sa atin na alam natin, maging responsibilidad natin na magkaroon ng kaalaman, no, sa mga bagay na dapat naman talaga alam natin. So at this point in time, I am an IMG senior marketing director. Naging spender din po ako. 'Di ba, pag teacher kasi maraming utang, 'di ba? So ngayon po na ginagawa ko ng IMG since IMG talaga since 2018 no utang. Lahat naman pala na pwedeng na kailangan natin, mga wants natin, pwedeng pag-ipunan. So dito lang talaga sa IMG nalaman ko lahat ito. So congratulations to each and everyone who attended this class tonight. Kasi sa mga maliit na paraan po, makakatulong po tayo sa pamilya natin kasi may alam po tayo, lamang po ang may alam. Diba? So, good evening once again. Ano po ba si IMG? Sino po ba si IMG? Bakit ba yung mga kapamilya natin, yung mga kaibigan natin, gusto tayong mag-attend sa ating financial class? So ito po yung ginagawa namin dito, no, mag-educate ng tao. So it's a free class organized by International Marketing Group. Si IMG po ay isang community. Hindi po kami networking company, no. So we are IMG is a brokerage company. So there are people here who believe that through financial education, we can lessen the poverty in the Philippines. So community of savers and investors, yung mga tao po dito ay na mga napaka-positibo po ng mga outlook sa buhay. So dito po nagle-learn kami every day, may mga classes po kami, yung classes po namin at yung product po namin is financial education for every Filipino all over the world, kahit sa ang panig ng mundo, di ba? So we offer financial education, then pag may alam na po tayo yung members, pag may alam na, na-educate ka na, syempre, alam mo na kung ano yung mga needs mo, yung mga financial needs mo, kung ano ang dapat mong baguhin sa pagbabudget mo. And, syempre,
ito po ay hindi naman natin ma-attain sa isang araw lang at hindi po natin kayang gawin kung wala tayong mga mentor. So dito sa IMG, may mga mentors tayo at the same time, kung kaya nyo nang mag-save, kung gusto nyo nang mag-save, bibigyan po tayo ni IMG ng mga partnered companies niya na nag-offer ng mga financial solutions sa lahat ng mga pangangailangan natin. So, meron po tayong partnered companies. At ito po yung mga kumpanya na nakipag-partner kay IMG ay mga established na po. Okay, so hindi po talaga tayo nagsisave kay IMG or nag-invest kay IMG. Ang tinuturo lang ni IMG sa atin ay financial education through the mentors na meron tayo dito sa IMG. Now, pag alam nyo na, gusto nyo nang mag-save, the execution will follow now with the partnered company. So may access po tayo sa lahat ng company na partner ni IMG. So as of tonight, you are already part of our campaign. We have this massive campaign, di ba? Changing people from spenders to savers is our mission. And this campaign is 30 million, at least 30 million by the year 2030. Financial literacy campaign for all the Filipinos all over the world. So as of this moment, siguro more than 2 million na tayo, no? So 2.3 na check ko mga last week. So that is already 2.3. Hindi po kasi updated po ito, no? So we have a counter in our portal and every day nag-grow lang po yung number. So you are now counted as one of at least financially educated. Thank you for joining us in this class. So you just tell your inviter to register your name in our portal so you'll have the chance to win the iPad during our convention. Once again, congratulations for attending the class tonight. Okay, so together with us in this campaign, on the first, no, on my and the left side of our screen, this is Brother Bo, and together we are the fathers of IMG. So we have there Sir Joanne, Sir Noel, Sir Bart. So si Brother Bo, di ba, is a preacher. Gusto niyang tumulong sa mga mahihirap, pero ang hirap daw palang tumulong, wala kang maitutulong, wala kang may ibibigay, di ba? Sabi niya kanina sa prayer niya, please make me rich so I can give to others. So it's easy for us to help others, di ba? So yung mga sa buhay po, na sa financial aspect po ng buhay niya, may mga mentor siya, financial mentor. So ang mga mentors niya po ay yung mga father natin sa IMG. Kung gusto niyo maging mentor, yung mga mentor ni Brother Bo, so might as well join the community. Then the second picture is Miss Corina Sanchez. Miss Corina Sanchez is the ambassadress of IMG. So siya din po, no, nagbibigay din po siya ng mga financial education class, mga free doon sa Manila. Then we also have here Miss Sharon Cuneta. Miss Sharon Cuneta is ambassadress of our partnered company, Kaiser International, yung provider po natin ng healthcare. Then at the last picture is Mr. Boy Abunda, yung provider po ng life insurance natin sa ano, na partnered company, siya po yung ambassador. So these people, no, these people talaga, they believe that through financial education, at least kung di man ma-eradicate, malalasan natin yung poverty sa Philippines. So di, diba, ang gaganda ng mga pangalan nila, hindi po nila siguro itataya yung mga pangalan nila para lang sa kumpanyang hindi maganda yung mission para sa mga tao. So they are together with us in this campaign. So why are we doing this? Why ako, bakit ko ba ginagawa 'to, 'di ba? Dapat natutulong na ako ngayon kasi ang hirap kayang magbigay ng mga modules, ngayon may interventions pa sa school. So bakit ko ba ginagawa 'to? So kasi 'di ba, sabi ko nga kanina, yung province ko po, madaming mahihirap. At
kinakain na ng, di ba, ng politika, yung ginagamit ng politika, yung mga officials dito, mga high ranking. So, ano ba ang kulang? Kasi gusto nating ma-educate ang kada isa, pero kulang kung puro academics ang ibibigay natin, di ba? Kasi hindi naman nila magagamit araw-araw yung academics. Ang kailangan po natin ngayon, lalo at nagka-pandemya, ay yung pera, di ba? Pero paano ba masosolusyonan yung pera? Hindi naman pagising natin, okay na ang lahat, diba? Kaya nga nandito tayo ngayon kasi pinaghahandaan natin. Kaya ginagawa ko to kasi alam ko sa kunting paraan makakatulong tayo kung ma-educate ka. Kasi dito naman talaga nagsisimula ang lahat na ma-educate natin ang kada isa. Kasi kung alam na natin ang pagbabudget, ang pagsisave ng pera, no, living below our means, siguro makakatulong talaga tayo, di ba? Ma-eradicate ang poverty sa Philippines. So, these are the challenges that large number of Filipinos will be facing. So, diba, uncertain labor market. We have their low savings and high debt. Then the high cost of education, increasing cost of living. Marami pa pong challenges sa buhay. Diba? Araw-araw ang daming challenges. Pero ito, yung mga challenges na dapat pwede namang paghandaan kasi alam nating darating. Diba? Alam nating darating. So, paghahandaan talaga natin. Ano ba yung uncertain labor market? Diba? Ang dami, hindi naman natin kailangan pang isa-isahin. Ang daming nawalan ng trabaho during the pandemic. Paano pagdating ng panahon, paano ba natin masasabi na uncertain labor market? Ito nga, oh, nung nag-pandemic, yung lahat na lang siguro puro online. Pagdating ng panahon, ang nangyari, pwede naman pala lahat bilhin sa online. Yung pera, no, tinatransact na lang online. So, ang daming naglalabasan ng mga application ngayon na pwede nating gawin sa pang-araw-araw. So, hindi na tao. So, pagdating ng araw, pwedeng puro na lang ano ba yun, Q2, puro na lang program, puro robot, diba? So, pwedeng tanggalin ang mga empleyado at i-replace po ng mga automated machine. So, ito yung paghahandaan natin. Baka ang laki-laki ng sahod mo ngayon, tapos bukas magising ka na lang, tinanggal ka na ng company kasi hindi ka na kailangan. Then, we also have low savings and high debt. Ang dami pong gustong mag-retire, pagod na sa trabaho, pero hindi po makapag-retire early. Ang daming gustong mag-retire early kasi nagkakasakit na, pero hindi makapag-retire early. Bakit? Kasi puro utang, no? Wala nang retirement fund, wala nang kung lumabas man sa company, hindi po lang pa siguro yung mga matatanggap nila para sa kanilang retirement kasi puro utang. So ito yung dapat pinaghahandaan natin. Pwede pa lang paghandaan yung retirement. Hindi tayo aasa sa GSIS lang, SSS lang. Ito yung pinakamahabang bakasyon ng buhay natin. Kaya kailangan natin ng malaking pondo. Diba? Then we also have here high cost of education. Pagdating siguro ng panahon, baka kainin na lang yung 100,000 natin kung yung anak ko college na. So, pwede pa lang paghandaan kasi noon akala ko kung mag-college na yung anak ko, sa doon pa lang ako mangungutang, no? Bahala na lang mangungutang kung ano man yung gusto niyang kurso. Paano kung hindi na active yung income ko? So, paano yung pag-aaral niya? Baka makompromiso yung gusto niyang kurso kasi hindi natin napaghandaan. So, these are some of those four major areas. And the last one, naku, kailangan pa ba nating explain to? Increasing cost of living. Magkano po ba yung inflation ngayon? Umaabot na siya ng 5%, di ba? 4.2 actually nung January. Magkano lang ba yung sinahod ko? Magkano lang ba yung increase ng sahod ko?
yung sahod ko siguro yung nag-increase 1.5 as a teacher. 1.5 per month ha. Pero yung GSI is premium, yung pag-ibig, contribution, yung PhilHealth, lumaki din. So, mas tumaas yung sahod ko, tumaas din naman yung mga deduction. At yung sahod ko nakakarampot, isipin nyo na lang yung inflation sa kada bili natin, Tide powder noon, 120, ngayon 130 na. Na-feel niyo po ba? Siguro hindi, no? Kasi konti-konti lang. Pero subukan niyo mag-grocery ng bulto. Diba? At tanungin niyo yung kahit isang pack lang ng... ang laki po ng difference. So, kulang na kulang talaga. Kung hindi ito natin paghahandaan, baka dumating po yung araw na lubog na tayo sa utang. No, baka huli na po ang lahat. So these are the challenges, are some of those areas na pwede nating paghandaan. That is why we are here today, tonight. That is why we are doing this. And this book is the foreword of this book. Si Brother Bo po ang nagsulat. Hindi po siya ang nagsulat ng buong book, pero sabi niya doon, "Friend, this book is your ticket to upgrading your financial life. Read it, devour it, and share it with people who need a financial revolution in their life." So lahat po tayo siguro, hindi naman siguro lahat, mostly may mga financial struggles. Diba? Pero, tapos kailangan talaga natin na ng financial revolution. So ito po, sabi ni Brother Bo, baka makatulong. So kung may alam po kayo na may book, you can just buy this for only 150 pesos. Alam niyo ba, nobody invited me to join IMG. I just, nakita ko lang to sa Facebook, sa social media. But somebody asked me to buy this book. So dito nagsimula ang lahat. Binasa ko lang po yung book na to. Napakasimple, napakaganda po ng pagkakasulat ng mga konsepto. Kayang-kaya po nating maintindihan lahat. So I started with this book. Then yung sponsor ko na po ang gumawa ng the rest. So just buy this book, 150 pesos. This is a life-changing book. Nasa book din po, sabi niya doon, "When it comes to securing and saving their future, many good people fail. Smart people fail, hardworking people fail, young people fail, old people fail." Diba? Matatalinong tao, mabubuting tao, mga madiskarte sa buhay, overtime ng overtime, nagtumanda na lang sa serbisyo, mga bata pa, hindi kayang mag-budget. Nakarinig pa kayo? May mga kala ba kayong ganito na ang tagal na sa service pero walang ipon? Doctors, teachers, engineers, many end up retiring without enough savings. No? Ang tagal-tagal sa service, sa servisyo, umaasa lang sa sahod, hindi makapag-retire early. Kung diba sabi ko, kahit masakit na, may mga chronic illness na, hindi makapag-retire kasi walang retirement fund, marami pang utang. Marami pang umaasa sa kanya. Many end up retiring without enough savings. These people don't set out to fail. They do because they fail to plan and manage their personal finances. Hindi na manage, hindi na bigyan ng importansya ang pag-iipon. Marunong naman tayong mag-ipon. Diba? Nakakapag-save naman ako before IMG. Kunti lang. Pero yun nga lang, malaki din ang utang. May ipon, pero mas malaki ang utang. Ang iniisip ko lang kasi nun, bata pa naman ako. Kaya ko pang pagtrabahuan yan. Kaya ko pang bayaran yung mga utang na yan. Kailangan kong mag-invest sa bahay. Kailangan kong ganito. So, puro utang. Nakakapag-save naman tayo. Pero, meron palang proper way of saving. So, ito yung kulang. No? Meron proper way of saving. Hindi tayo nabigyan ng financial education. Wala sa curriculum, wala po sa school. Hindi po naituro sa atin ang tamang pag-iipon. Kung ano dapat ang mga priorities natin na pinag-iipunan natin. Nung pumasok po ako sa DepEd 11 years ago,
hindi naman ipinakilala sa akin si financial education. Ngayon lang sa GSIS, nagbibigay na siya ng mga 5-minute financial education doon sa naglo-loan. Pero nung pumasok talaga ako sa DepEd, wala yung ipinakilala sa akin mga lending companies. No? So yung community, puro utang, so saan ka ba pupunta? Sa utang din. Kung siguro may nakapagturo sa akin nung panahon na yon, nung tamang pag-iipon, nakilala ko to, so siguro hindi tayo malulubog sa utang. At makakapag-retire talaga tayo ng super early. Okay, so kulang si financial education. At ito po ay kung bakit nandito tayo ngayon. Si IMG lang po ang magbibigay sa atin ng free financial literacy class. We can control our future actually. No, it's not in the hands of our employer. It's not in the hands of the government. It's not in the hands of the agents. So wala kanino man yung future natin. Pwede naman nating gawin ang future. We can create our future actually, di ba? By having our goals at the same time, let's prepare for everything. Kasi alam naman natin na may mga bagyo talaga ang buhay. So let's prepare for that. It's in our hands. The future is in our hands. Okay? So this point in time, we can learn how our active income po natin ngayon, yun po yung mga salary natin, yung mga pareha, yung binibigyan talaga natin ng oras, no? Ito po yung active income natin. So just like me, ako po isang guro, so yung active income ko is my salary. So while I'm having my active income, kaya pa naman mag-work sa government, why not learn how to convert my active income into a passive income? Yung passive income naman, ito yung mga interest natin sa ating mga investments. Ano ba yung alam nating mga investment? Na may hindi yung mga ngayon lang, no? So dapat may mga long-term goals. Yun bang pag hindi na kayang magkaroon ng active income, ito na yung magpupuno si passive income. So alam po ba natin? So dito po pag-aaralan natin how to create our active income into, or how to transform our active income into a passive income. Na pagdating ng panahon, may backup funds tayo na kung may bagyo, hindi tayo madali-dali matimbo. Diba? So become your own financial educator. Let us learn some concepts, and these concepts are taken from the book, the SSBYF. Yung book kanina, di ba? Yung SSBYF po, ito po yung tool namin to spread financial literacy. Di ba? Sabi ko nga kanina, yung mga gusto ko talaga i-educate yung mga, hindi lang yung mga bata. Gusto natin i-educate yung mga co-teachers ko na please naman, huwag naman tayong utang ng utang. At least sa amin ngayon, sa school ko, siguro mga 50%, they are already IMG members. And the good thing is, hindi na talaga ng utang, no? Walang reloan. Dalawa na po yung nakakuha ng ATM nila sa mga private lending companies. So nakuha na nila yung ATM. So this, ito lang yung shinare natin, the key financial concepts that you need to learn. Okay, so our journey starts here. The first concept is the X-curve concept. So as you can see on the screen, we have here the red line. The red line is the responsibility line, or the law of decreasing responsibility. Then the green line is the law of increasing money or increasing wealth. And at the bottom, you have here your timeline. Diba? So pwedeng, that is a horizontal line. Si Lord lang po ang may alam kung hanggang kailan lang tayo sa mundong ibabaw. Okay, so this theory states that while we are young, kung bata pa tayo, kunti lang yung ipon natin.
Kasi marami tayong responsibilidad. Diba? Ang laki-laki ng responsibilidad natin. Kung bata ka pa nagkatrabaho, syempre, mag-aasawa ka pa, maliliit pa yung mga anak mo, wala ka pang bahay, walang mga investment, puti kung mayaman ka na, no? Ang daming naipamana sa'yo. Pero kung nagsimula ka din sa wala, madami talagang responsibilidad. Marami pang umaasa sa'yo. So more or less, kunti talaga ang ipon. But the theory says, as you grow old, dapat, no, malaki na yung ipon. Kasi lumiliit na yung responsibilidad mo. Say for example, nakapagtapos na sa pag-aaral yung mga anak mo, nakapagtrabaho na sila, di ba? So, anong mangyayari? Dito, wala ka ng active income kasi matanda ka na, dapat marami ka ng ipon, no? Passive income. So, ito yung theory. So, yung iba, baliktad. Habang tumatanda, mas lumalaki ang responsibilidad, wala pang ipon, di ba? Ito talaga yung ideal, no? Kaya nga may konsepto, di ba? So ito dapat yung pina-follow natin. We have two problems here. While we are young, paano kung kinuha tayo ni Lord? If we die too soon, ano ba yung solution? Kasi kung ikaw bata pa, ikaw yung money machine ng family, maliliit pa yung mga anak mo, yung mga Pinoy, hindi po believer ng life insurance. Kaya pag kinuha ni Lord, si Mama or si Papa na breadwinner, no? So anong nangyayari? So maghihirap ang mga bata, papaampun, diba? So ito po dapat talaga si insurance. Ito yung income replacement kung kunin tayo ni Lord ng maaga. Para makapamuhay naman, makakontinue ang buhay ng family ng mga bata, ang mga bata makakapag-school pa. Diba? Hindi tayo believer kasi akala natin gastos lang to. Naku, ang mahal niyan. Paano kung magsara ang company? Baka mascam lang yung pera natin. Kaya hindi natin pinaghahandaan. Bata pa naman tayo. Hindi pa tayo kukunin ni Lord. Si Lord lang ang may alam. At dapat paghandaan natin ng araw na yun. Kasi whether we like it or not, kailangan po na responsibilidad po natin na palakihin ang mga anak natin at pa-school, no? Diba? So then we have another problem here. What if we live too long? So problema pala yun, na matagal tayo sa mundong ibabaw. Yes, sabi ko nga kanina, ito yung wala na tayong active income kasi yung pwedeng magtrabaho tayo. So 65 pwede pa. Pero ayoko na siguro magtrabaho hanggang 65. Gusto na nating mag-retire as early as possible. We want to live a life na comfortable tayo, di ba? Gusto nating gawin ang mga bagay na hindi natin nagawa sa 40 years na nag-work tayo. Tapos dito, halimbawa, 60 years old ka na, konti lang yung retirement fund mo, nagkasakit ka, kakain ka pa naman, matagal na bakasyon ng buhay mo, pero wala ka ng pera. Nandun ka lang sa bahay. So, aasa lang ba tayo sa mga anak natin? Tapos, magagalit pa ba tayo sa kanila kung hindi na tayo papansinin kasi may mga buhay na sila? Diba? Kailangan paghandaan natin ang araw na yun. So, let us create more passive income. At ang solusyon po, kung if we live too long, dapat marami tayong investment. Huwag tayong umasa sa GSIS, sa SSS. Maganda sana kung meron, pero mas maganda kung may sobra pa. Kasi we deserve the comfort of life. Lalo at matanda na tayo, hindi na tayo makakapag-work. Meron tayong passive income, meron naman tayong pang-travel, diba? Kasi matanda na tayo. Okay? So, this is the X-curve concept. Next concept is the rule of 72. So, the rule of 72 or the power of compounding interest. Sabi ni Einstein, those who knows it, yung alam po sa may compounding interest na rule, no? Kung alam nyo, hindi kayo mangungutang. You will be investing because you know that you will earn much sa compounding interest. Pero kung hindi mo alam, wala kang alam, ang alam mo lang talaga, mangutang. Hindi mo iniisip kung magkano yung interest.
parehas sa amin po sa DepEd. Hindi po namin iniisip kung magkano ang interest kasi reloan lang kami ng reloan. Hindi naman kasi kami naglalabas ng pera, di ba? Lagi kung pupunta kami kung mag-reloan, ibibigay lang sa amin yung pera. Hindi namin napansin ang laki-laki ng charges. Tapos i-reloan muna naman. Lalo kung GSIS kasi hindi yung dinideduct sa payslip namin. So gustong-gusto lang ng mga teachers kasi malaki yung net pay. Ang hindi namin alam, compounded siya after 3 years, after 5 years, na-check na lang kami, nandito na si statement of account, na doble na yung mga utang. Paano kung hindi pa na-update yung system? O gustong-gusto lang yun ng mga teachers ha, na hindi walang deduction. Pero after 10 years, shock ka na lang, baka wala ka ng retirement fund. So ito, kung hindi mo alam, yun po ang mangyayari. Malulubog talaga sa utang yung mga government employees. Okay, so there is a certain formula pala, hindi na ituro sa school. May formula, diba? 72 divided by the ROI is equal to the number of years na madodoble yung given fund to double, no? Number of years it will take for a given fund to double. So, madodoble yung pera natin. This is how to calculate because 72 is a constant number. I-divide mo lang sa rate of interest. So, yun na yung number of years na madodoble yung pera mo. Yung alam lang ng karamihan, most of the Pinoys, ang alam lang po, lagyan, co-op. Maganda yung co-op kasi malaki yung interest, di ba? Kaso lang, hindi pang long term. Sabi ko nga kanina, pag nakuha natin yung ROI or yung gana natin, ano bang nangyayari? Ibibili lang natin sa kung anong gusto natin. Wala talaga na, after 10 years, retirement fund ko ito. After 15 years, pang-college fund ng mga bata. So, walang ganun, di ba? So, ito na po si Rule of 72 and the application. So, we will just show the illustration. Paano nangyayari or paano yung money working for us if there's a certain interest. So, alam po ng most of the Filipinos is bank. Diba? Bank. That is below 1%. So 72 divided by 1% is 72 years. Madodoble yung pera natin. Kung nag-save tayo at the age of 20 ng 100,000, magiging 200,000 lang yun sa bank after 72 years. So 92 years old pa tayo, saka siya madodoble. So wala ka talagang gagawin, nandun lang, pero makapaghihintay pa ng ganun katagal? I doubt it. Kukunin talaga at kukunin kasi alam mo yung may pera ka. So di ba, nagigets nyo, walang long-term goal. Marunong tayong mag-save pero walang long-term goal. So ito, kung alam natin na may formula, alam natin hindi natin kukunin kasi alam natin siguro in 18 years, in 9 years, in 6 years, mag-grow talaga yung money natin. So a simple illustration, we will have 3 comparisons here. No? What if, so we will just have an example, si Lorna, si Anna, at si Fe. Si Anna, nag-save siya. Si Lorna pala yung una. Si Lorna, may alam siyang investment vehicle na nag-offer ng 4%. Okay? So, 72 divided by 4, 18 years lang, madodoble na yung na-save ni Lorna. So, at the age of 20, nag-save si Lorna ng 100,000. Wala siyang ginawa. After 18 years, 38 years old na siya, may 200,000 na siya. Then at the age of 56, meron na siyang 400,000. So, let's go naman to Anna. Si Anna, mas magaling kay Lorna kasi alam niyang may investment vehicle na pwedeng lagyan na nagbibigay sa kanya ng 8%. So, yung pera niyang sinave,
that is 72, I mean, yung investment niya is nag-offer ng 8%. So the formula is 72 divided by 8, 9 years lang, doble na yung pera niya. No? Because the compounding interest talaga, di ba? The 8 wonder of the world, talagang gugrow yung pera, yung interest, mag-i-interest, yung interest na naman, mag-i-interest. So this is how compounding interest works. Now, at the age of 20, nag-save si Anna 100,000 parehas kanina kay Lorna. Pero maaga pa na doble na yung pera niya kasi after 9 years lang. Pero kanina si Lorna, ay sino ba yun? Lorna, Anna at si Pe. So si Lorna 18 years pa. Diba? So can you see the difference? At the age of 56, 1.6 million ang masasave ni Anna. Now, si Pe 12% naka-invest siya sa vehicle na magbibigay sa kanya ng 12% per annum. So, let's have the formula 72 divided by 12 is equals to 6. So, 6 years lang, doble na yung money ni Fe, no? So, compared to Lorna, to Anna, si Fe, madodoble yung pera niya after 6 years. No? Kung hindi mo alam to, nako, yung perang sinave mo, hindi talaga mag-grow. Meron palang mga investment vehicle na magbibigay sa atin ng mga ganitong interest na at the age of 56, tingnan nyo yung difference. No? Si Lorna, at the age of 56, parehas lang sila nag-save ha, at the age of 20. Kasi magkakaibigan sila. No? So at the age of 20, 400,000 lang yung backup na retirement ni Lorna. Si Anna may backup na retirement na 1.6 million. Pero si Fe may backup na retirement na 6.4 million. Lamang po ang may alam. So paano kung si Juan doon lang sa bank? Diba? Sa bank, 92 years old siya, saka pa lang na doble yung pera. So kawawa si Juan. Si Juan na walang alam, 'di ba? So ito po yung rule of 72. Hindi naman kasi na ipakilala sa atin sa wait lang ha, I'll just open yung okay, so let us proceed. The rule 72, then we have the first concept is the X curve, the second is the rule of 72. Then we have the third concept, the solid financial foundation. If you can still remember, siya po yung nasa cover ng book. No, the solid financial foundation, ito talaga yung striking na concept sa akin. Kasi sabi ko nga kanina, di ba, marunong naman tayo mag-save, pero hindi proper way of saving. Meron palang proper way of saving. So ito po yun. So ito po yung mga priorities na pinupunduhan natin. So just like building a house, our financial house should be like this. No, just like building a house, it should start from the ground, from healthcare up. Aminin niyo po, di ba? Siguro kung may, nung nag-post yung mga kaibigan nyo, yung kasamahan nyo, kung sino man yung nag-invite sa inyo, nung diniscuss yung investment, about investment, yung mutual fund, yun po yung nakastrike sa inyo, no? Nakakuha talaga ng attention nyo, na gusto kong mag-save dyan, gusto kong mag-save sa stock market. Paano ba yan? Kasi before IMG, ito din po yung nakita ko sa Facebook na nag-post yung sponsor ko about yung ROI sa stock market, sa mutual fund. Kaya gusto kong sumali. Pero nung nalaman ko na sa book, nung binasa ko na yung book, hindi pala dapat, hindi pala inuuna si investment. So you can assess yourself. No? May healthcare na ba kayo? May protection ba po ba kayo? Protection is in the form of life insurance. Meron po ba, ay wala po ba tayong utang? May emergency fund po ba tayo? Meron po ba tayong mga iba't ibang investment, solid, liquid, kahit ano?
kung ang sagot po sa lahat ng ito ay wala, tapos ito lang ang meron, kailangan na kailangan nyo po talaga yung mga taong mag-guide sa inyo sa financial na aspeto ng buhay ninyo. No, so congratulations that you are here. So ito po, bilang guide, dapat pala inuuna natin si healthcare. Kasi kung unahin natin si investment, kung oras na magkasakit tayo at wala tayong pondo, hindi na tayo makakapagtrabaho, kukunin natin si investment. Kung sabi naman ng iba, hindi muna ako kumuha ng healthcare kasi marami pa akong utang, magbabayad muna ako ng utang. Paano kung bigla kang nagkasakit? Hindi ka na makakapagtrabaho. Sigurado ako, yung mga utang na binayaran mo, uutangin na naman yun. Diba? So dapat, hindi siya shortcut. Let's build it from the ground up. Okay? So let's proceed. Now, the solid financial foundation is in the cover of the book, diba? Sabi ko nga kanina. So ito talaga yung pag-uusapan natin. The different investment vehicles muna. Ito na yung application. Application ng investment vehicles. So, do you know, may alam po ba kayo ng mga investment vehicles? Do you know about stock market and mutual funds? Yung common tao, no? Walang alam. Diba, sabi ko nga sa inyo, ang alam lang natin stock market, pero paano ba gagawin yan? Pag binasa naman natin sa Google, ang dami-daming sinasabi, hindi wala talaga tayong maintindihan. So dito sa IMG, lahat po ginagawang easy. Tapos may mga mentors pa tayo, no? So do you know about stock market and mutual funds? These are some of the investment. Kasi may solid at liquid investment po. Yung solid investments po, yung po may mga renta sa bahay, mga alahas, o kung ano-ano pang negosyo mo. Meron po tayong tinatawag na liquid investment. Dito po pumapasok si stock market at si mutual fund. So, ano ba ang stock market and mutual fund? So, yung stock market, ito po yung direct investing, no? Direct investment. So kung may oras ka, kailangan mo ng oras, kailangan mo ng skill, kailangan lagi ka magbabasa ng newspaper, kailangan nanonood ka ng news para makita mo kung paano ang ekonomiya gumagalaw, di ba? Ang market, I mean. Pero kung wala ka namang panahon para dyan, parehas ko, hindi namin sinasuggest na you go to the stock market kasi pwede po tayong malugi doon kung wala tayong skill ng malaki. No? At pwede ka lang sigurong pumasok doon kung marami ka ng investment na kaya mo nang magpalugi ng malaki. So we do not recommend kung wala ka pa ng solid financial foundation, huwag kang pumasok sa direct investment. Okay? So what we recommend here is mutual funds. Si mutual funds allows you to earn what the wealthy are earning. Ganun din po, naka-invest din po tayo sa stock market. Dito po tayo naka-invest, no. Kaya lang, 'di ba? Hindi na natin kailangan ng skill kasi kung investor ka, just like this one, investor ako. So yung pera po natin, kahit konti lang, as low as 500, we can buy shares, but we can open an account sa mutual fund ng 1,000 pesos. So may mga fund managers po. So for example, nag-invest ka kay mutual fund, nag-open ka ng account, open ka lang ng 1,000 pesos, wala kang gagawin. Magbibili ka lang ng mga shares kung magkano gusto mo, as low as 5,000, at bahala ka na kung magkano. Then, our money is invested to this, no? Mutual fund, from the word mutual. So lahat, wala, sila nang bahala doon, yung mga experts na may mga fund managers tayo. So, investor lang talaga tayo. Ang maganda sa mutual fund, alam niyo po, kung naalala niyo kanina si Rule of 72, dito po tayo pwedeng mag-earn ng 4%, 8%, at 12%. No? So depende po kung anong klase ng mutual fund ang gusto niyong pasukan. Basta ito po yung mga interest rate na at least mabibit na ang inflation. Kasi kung nakalagay lang sa bank yung pera mo, hindi yun investment, savings lang yun na kung gusto mong kunin, kukunin mo.
Pero ito talaga kasi money growing, no? Money working for us na kahit tulog tayo, alam natin yung pera mag-grow na magagamit natin sa mga panahon na kung kailan wala na tayong active income kasi may passive income tayo dito po sa mutual fund. Hindi po karamihan ng Pinoy alam ito kasi wala naman nagtuturo sa atin. Dito po malalaman natin on proper way of saving or investing in mutual fund. Ang maganda pa sa mutual fund kasi may mga goals ka, di ba? Retirement fund, educational fund, travel fund, or you can open as many accounts as you like kasi 500 pesos, pwede ka nang mag-buy ng shares. Magkano na lang ba ang 500 pesos na yun? Pang Jollibee mo lang yun, isang snack lang. Oh, dito sa IMG, tuturuan ka ng, wag ka na munang kumain ngayon, busog ka naman, lagay mo na lang sa mutual fund mo. Diba? For our long-term goals. So that is the investment, liquid and solid investment, then direct and indirect investment. So we suggest that you save, you invest in mutual fund. Kung wala pa namang gaanong kalaking, malaking yaman, tapos nagsisimula ka palang mag-invest, di ba? So mutual fund na tayo. Then you, the next one from the top, no, from our from the top of our solid financial house, the next one is the emergency fund. So saan po ba tayo dapat naglalagay ng emergency fund? Pwede pong sa mutual fund, sa mga low risk lang, di ba? Pero mas maganda talaga sa bank, naka ATM or naka passbook, kung saan mo gustong ilagay na anytime, kung may, kaya nga tinawag na emergency, di ba? Kasi kung may emergency, kailangan mo yung pera agad-agad. So kung nasa mutual fund siya, makapaghihintay ka ba ng 3 to 5 days na banking days? So di ba hindi? So ito accessible siya kung nandun lang sa bank. So wag mong ilagay yung pera mo, yung lahat ng pera mo sa mutual fund. No? Kailangan meron tayong emergency fund. Magkano ba ang dapat na emergency fund? Ang emergency fund mo ay 3 to 6 months ng yung salary or 3 to 6 months ng yung monthly expenses. Ang dami-dami pong nawala ng trabaho nung pandemic. Walang emergency fund kaya nakaasa sa government. Paano kung wala pa ang ayuda? Di gutom ang pamilya. So kaya meron tayong emergency fund. Kaya lang nung pandemic, more than 6 months na yung pandemic, kaya sabi ng mga mentors natin, dapat yung emergency fund pala natin ay 6 to 12 months no, na ating salary. Huwag naman nating ipunin lahat yung salary natin to the point na wala tayong kinakain. Pwede naman tayong mag-save habang no, wala pang emergency. So, lagay tayo 1,000. Then, pag meron na naman, lagay na naman tayo. Basta at least mag-alat tayo ng emergency fund. Kasi, di ba, kahit ayaw nating mangyari, ayaw nating dumating, darating si emergency sa buhay natin. Save for that rainy days. Okay? Then, the third level of our solid financial house is eliminate debt. So learn the strategies in eliminating debts like snowball effect, debt rollout. So we have workshops here in IMG. Good thing here in IMG, may benefits po tayo. May benefit, one of the many benefits of being an IMG member is we have free classes, free workshops, no? Para mag-guide tayo paano matanggal si utang. Kung hindi man hindi agad matanggal, at least na ma-manage. But talagang hindi lang naman sa workshops, 'di ba? Pag magkaroon ka talaga ng community na like ni IMG community, kung saan yung mga tao puro investors, walang nangungutang, merong nangungutang pero hindi talaga dito pwedeng pag-usapan. Yung pwedeng pag-usapan lang dito is your investment, how to save properly, di ba? So, ikaw, nagkakaroon ka na talaga ng mindset ba, proper mindset na
huwag muna, hindi na ako magre-reloan. Pwede naman, pwedeng mag-sacrifice lang muna para bayaran si utang. So ito yung may makaka-help po sa inyo. At the end of the day, it's not, well, wala sa workshop, wala sa community, mga second, mga factors na lang yun, di ba? Other factors. But dapat talaga magsimula sa iyo, yung disiplina. Disiplinahin mo ang sarili mo. Then, yung iba, bonus na lang yun para makawala talaga sa utang. Pwedeng-pwede po. Pwede, in just 2 to 3 years, pwedeng makalabas sa utang dito sa IMG. Okay? Next is the protection. The fourth level is the protection. So according kanina sa the X-curve concept, diba? Well, we are young. We are the head of the family, breadwinner tayo, maliliit pa yung mga bata. So, kailangan po natin ng income replacement in case kunin tayo ni Lord. So, the protection is through life insurance. What if we die too soon? Who will take care of our family, di ba? Whether we like it or not, responsibilidad po natin ang mga anak natin, ang pamilya natin. Kung tayo ang money machine ng family, paano na sila kung kunin tayo ng maaga ni Lord? So, let's be a believer of the life insurance. Dapat alam po natin ang life insurance na kukunin natin. Ang dami-dami palang policy. Ako din, before IMG, akala ko lang, nung kumuha ko ng life insurance sa isang insurance company dito, okay na ako. I may investment na ako. May life insurance na ako. Hindi pala. Hindi pala okay kasi dapat may alam natin yung policy na kinukuha natin, hindi yung bumili lang tayo ng policy tapos nakalagay na sa cabinet kasi ang kapal kaya ng policy, ayaw nating basahin, di ba? Tapos ang liliit pa ng nakasulat. Ayaw ko nang basahin nung panahon na yun. Tapos dito sa IMG, nalaman ko na kailangan lang pala natin ng life insurance kung maliliit pa yung mga dependents natin, as you can see on the screen. No? Hindi natin kailangan ng life insurance buong buhay natin. Kasi eventually, yung mga bata, lalaki din yan. Makakapagtapos ng pag-aaral, makakapagtrabaho, masi self-insured lang kasi diba, malalaman din naman nila how to earn money. So, ipoprotect lang natin sila sa araw na maliliit pa sila. Okay, so our life insurance should be dapat mura lang, yung swak na swak sa budget, yung kaya lang natin, at yung swak din sa ating needs. So dito sa IMG, tuturuan po tayo lahat niyan. Okay, so may class lang po for that. Then the last one is the healthcare, our base. The base is our healthcare. So kung meron ka nito, tapos wala ka nito, hindi pa rin solid yung financial foundation mo. So dapat, diba, kung yung bahay mo, yung pundasyon talaga, ang pinakamalakas dapat. Do you know about healthcare? So may alam po ba tayo sa healthcare? Baka PhilHealth lang, akala natin healthcare na yun. So diba, hindi po siya healthcare, hindi po natin masasabing healthcare siya kasi hindi na, pag nagkakasakit tayo, hindi naman kinukuha lahat ng payment doon sa, hindi naman sina-charge, diba, less na discount lang si PhilHealth. So there are 3 types of healthcare in the Philippines: the short term, the senior care, and the long term care. So si short term, ito po yung ino-offer ng mga corporate companies just like MaxiCare, IntelliCare, Caritas, di ba? Ito yung mga traditional na healthcare. Ang traditional healthcare ay walang life insurance at walang investment. Ito talaga siya ginagamit lang for hospitalization. Pero kung bata pa tayo, syempre healthy pa tayo, kunti lang naman ang nagkakasakit na bata pa. Tapos, active pa naman yung income natin, di ba? Hindi ko naman sinasabing, kasi si short term, kung hindi ka magkasakit, wala. Forfeited yung fund value mo that year, then magre-renew ka na naman the next year.
Okay, so maganda na binibigay siya ng mga corporate companies kasi habang nasa protected ka, habang nasa company ka. Pero paano kung nag-retire ka na, nag-resign ka na sa company, hindi mo man naman madadala yun. At kung kailan pa naman nag-resign tayo or nag-retire, kung matanda na tayo, doon na tayo nagkasakit, saka pa naman tayo nawala ng protection. Yung senior care naman, from the word senior, wala din siya, from the word senior, para lang siya sa 60 above. Ganun din, just like the traditional insurance na short term, wala din siyang life insurance, walang investment. Mahal na siya kasi syempre, kung pang matanda na, yung matanda, yung mga oldies kasi, mas vulnerable na sila sa sakit. Diba? Ito yung pangatlo, si long-term care. So from the word long-term, diba? Short-term. So sa long-term, yung pinag-iipunan po natin ay ang araw na kung saan wala na tayong active income. Okay? So, long-term care. Ano bang pagkakaiba nila sa dalawa? Si long-term care, ito yung recommended for starters. I mean, kasi fully packaged siya. Nung ipinakilala sa akin, itong gustong-gusto ko kasi si long-term care, unlike the traditional HMO, it answers the three questions of life. What if I die too soon? My protection. What if I live too long? My investment. And what if naman magkasakit ako? What if I get sick in between? My healthcare. So yung itong tatlong level na to sa ating solid financial house ay kuhang-kuha ni long-term care. Okay? So, dalawa na lang yung imamanage mo kung may long-term care ka. Sa Pilipinas po, sa Philippines, meron pong isang, nag-iisang provider ng long-term care. Yan po ay si Kaiser International. So, Kaiser 3-in-1 Savings Program, this is the long-term care, is a 720 program. Bakit 720? Kasi we have here an example, no? At the age of 22, nag-save ako. So, 7 years ka lang magbabayad. 7 years mo lang babayaran si long-term care mo. Habang active yung income mo, save ka. Huwag mong isipin gamitin yan kasi active ka pa nga, di ba? So, ito, pinaghahandaan natin yung araw na wala na tayong active income. 7 years of payment, then 20 years a maturity. So, 7 years, nag-plan tayo, nagbayad tayo. Then, 7 to 20th year, that is the growing period. So, nag-grow lang yung money. Hayaan, huwag mong isipin. Basta nandyan lang. If anyway, bata ka pa naman. You can earn as much. Pwede ka magkaroon ng maraming earnings pa, di ba? Ito talaga is savings natin for our, kung gusto nyo, for retirement fund. After 20 years, pwede niyang kunin, no? Pwedeng kunin lump sum. So, nag-save siya at the age of 22. After 20 years, that is 42 years old na siya, bata pa, no? Bata pa siya. Kung ayaw niya talagang gamitin kasi active pa naman yung income niya, healthy pa naman siya, ito, pwede niyang savings for his retirement. Kasi dun sa retirement niya, iba yung investment niya for retirement fund and iba yung investment niya for healthcare fund. So ito yung healthcare fund kasi alam niyo ba, wala nang tatanggap sa atin kung 60 years old above na tayo na HMO program na walang company kasi vulnerable na tayo sa sakit. So early pa lang, nag-save na siya at 7 years lang siya nagbayad, di ba? So healthcare benefits, habang nagbabayad siya sa 7 years, meron siyang APE, meron siyang dental health benefits, member's choice of room, annual benefit limit, then number 6, waiver of installment due to death. For example, nagbayad siya 1 year pa lang, active naman yung policy niya, at may nangyari sa kanya, kinuha siya ni Lord, so wala nang babayaran yung beneficiary. Waive of installment due to death. Wala nang babayaran, good as paid,
matatransfer pa kay beneficiary yung plan, siya pa po ang makakakuha ng maturity fund value ano after 20th year sa beneficiary. Then waiver of installment and premiums due to total and permanent disability. For example, after a year, hindi na tayo makapagtrabaho kasi na-aksidente, nawala ng kamay, nawala ng paa, totally disabled. So, wala na tayong babayaran, waiver of installment, wala na tayong babayaran sa Kaiser natin, na long-term care natin. Covered na tayo sa health, covered tayo sa life, covered pa tayo sa ating retirement. So, ipon na walang tapon si Kaiser. Then, term life insurance coverage na 450,000. This is for K100 plan. Kasi yung example natin K100, why K100? Because, ito po yung example natin, kasi si K100 po, siya lang po ang makapagbibigay, siya po ang makapag, hindi lang, no, kasi marami namang plan. Ito yung example natin, kasi after 20 years, guaranteed na meron tayong 1.1 million pesos na retirement fund kung hindi natin nagamit, kung healthy tayo, kasi healthy pa naman yung example natin, 22 years old lang siya nag-save, diba? Pero, kung naghirap naman tayo within the time na nagbabayad tayo during the accumulation period na 7 years below. So, meron lang tayong healthcare fund na 60,000 pesos per year. Pero uunahin pong i-deduct si PhilHealth, no? Then, our money is growing lang kasi naka-invest po siya sa mutual funds. Pero as I have said earlier, pinag-iipunan po natin sa long-term care ang araw kung kailan wala na tayong active income. Okay? This is our healthcare fund. Ito si, at least, meron tayong life, health, and retirement fund. 3-in-1, no? In this product. Okay, so let's proceed. Then, next question is, okay, marunong na ako ngayon, no? Kasi na-educate na ako. May mga concepts na, paano ba, anong ako, nagbasa ako ng book, paano ba magsimula? Paano ba ako sasali sa mutual fund? Saan ba ako kukuha ng healthcare? So, saan ba lahat ito? So, ito na ngayon, no? So, be part of the community. And what is this community? As I have said earlier, IMG community, the community of investors, of savers, of entrepreneurs. So this would be your action plan now. Your basic membership, if you would like to be a member, IMG member. So these are, babayaran po natin is 6,000 pesos. That is already a lifetime membership. Isang beses ka lang magbabayad, pero ito na po yung mga membership benefits mo. You have a lifetime enrollment to financial education classes, free financial checkup, 100,000 personal accident insurance, 50,000 memorial benefits, free eye checkup and brains, unlimited health checkup, online mutual fund account, may account ka na sa mutual fund na 1,000 pesos sa 6,000 pesos ha, access to dominate online, discount on courses, car and property purchases. So sa 6,000 na membership po, primo, may 1,000 na mutual fund ka na. Ito kasi yung mga highlight natin sa portal. Okay, 1,000 na mutual fund that is already automatic. Then you also have 50,000 na final expense. Then you also have 100,000 personal accident insurance. Mga konting bagay lang, pero at least, di ba, peace of mind naman ang kailangan natin. So, ano ba yung 6,000 ngayon? Isang grocery mo lang yun. So this is your 6,000 pesos. Ito yung coverage. Ito yung makikita mo sa portal. So may Soldibo fund ka na. Alam nyo ba, ang hirap-hirap pong mag-open ng mutual fund noon na wala pa si Soldibo na automatic. So ngayon, kung member ka, mag-apply ka lang ng form, automatic meron ka ng mutual fund. Then final expense of 50,000 pesos. Pag member po kayo, meron po kayong portal at makikita nyo po lahat ng ito. Okay, then what if naman gusto mong kumuha ng Kaiser? Now you own a savings program. Kanina gusto mo lang magpa-member, pero sabi mo,
ay, gusto ko nang kumuha ng Kaiser. Gusto ko nang kumuha ng long-term care. So that is already your HMO. O ngayon, meron ka ng associate member ka, meron ka mutual fund, di ba? May investment, tapos meron ka pang healthcare, may protection, then investment, dalawa na talaga yung ma-manage mo sa based sa ating solid financial foundation. So, ito yung mga free mo. Lifetime enrollment to, I mean your benefits, lifetime enrollment to financial education class, free financial checkup, 1 million na yung personal accident insurance mo kasi nga kumuha ka na ng Kaiser, di ba? So, iba na yung accidental insurance mo. Then, 500,000 memorial benefits, 1.1 retirement and healthcare funds, free eye checkup, unlimited health checkup, mutual fund, access to Dominate online marketing tools, financial education and career, financial brokerage business. May ownership mag-business na po dito. No? Pag once you become a member, then you own a savings program, you can walk the talk. So parehas ko, hindi ko naman masasabing hindi po ako makakapagturo ng mutual fund, ng healthcare kung wala ako. So dito sa IMG, we walk the talk. No, hindi tayo mga agents, mga financial educators lang tayo. We can earn for referral commission. Referral commission konti lang naman sa tulong, no? Sa tulong para sa iba. Okay? So that is for the associate membership. So you have to pay 12,382 pesos. 12,382 po yung babayaran kung kukuha ka ng K100 plan. K100, di ba? Yung 5,882 ang monthly. Pero kung hindi kaya ng budget, may mga lower plan based, depende sa age bracket. Okay? Pero kung kaya naman ng budget, may mga mas higher plan din. So this is just for the purpose of our example. Basta, yung hindi po nagbabago is yung 6,000 pesos na membership fee. Okay, that is a lifetime. Yung Kaiser po, depende sa plan ninyo, na depende rin po sa edad ninyo. Okay? So, this is the partnered companies of IMG. So, once you become a member, you already have access to these companies. Okay, have access to these companies. Wala po tayong agent. You become an agent of your own. Our mission here, we have a system. Just join. Just own a savings program. Then you can share it to your family, to your friends. Then you can earn. Alam nyo, dito sa IMG, di ba? Part-time, this is my passive income, part-time ko. So, pwedeng gawin. Kasi tutulong ka lang naman sa tao. Tutulungan mo lang sila kung paano mag-save at bibigyan mo sila ng direct access through IMG. So, you can earn referral commissions here. Ang maganda po sa IMG, yung commission natin dito, pang-sustain na sa savings natin. Pag may commission ka, hindi mo ibibili ng kung ano-ano. Pwede mo nang i-save sa pangbayad mo sa Kaiser mo, pang-save mo sa mutual funds. Okay? So, that's it. Congratulations again, everyone. Thank you for attending tonight's class. I hope I shared something na naka-learn po kayo. And thank you. You are already part of this campaign. So, go share it with your loved ones kung sino ang gusto nyo magkaroon ng financial revolution. And please join as soon as possible para makita nyo kung paano kaganda yung community. No? Para at least naman ma-lessen na po yung mga hindi financially educated. Okay, congratulations everyone. Good night.